stress yung mga animals. Apo. Animal. Nagiging hayop yung multo. No, nagiging. Kaya pati mga manok pinapatay niya, hinihila niya yung ulo. Yung leeg. Dugo ng dugo yung manok sa leeg. Opo. Parang kinagat. Ah, kinakagat ng multo. Halimbawa yung manok. Opo. Kung siya nakatayo sa patunganan niya. Sa gilid ng bahay, sa opo. Taas. Sa taas, opo. Maririnig mo na sumisigaw. Oh! Paglalinabasan mo na matay na yung ulo niya. Opo, na, opo. Hindi naman kinakay ng aso eh. Yung aso hindi niya kaya umakyat sa kanya. Oho, oho. So personal mong na nakita yung mga ganun sa probinsya ba yun o dito sa Manila? Dun sa probinsya namin. Oo, so, sa probinsya niyo. Sa ano tawag yun? Marawi? Sa Marawi. Oo. Iba naman yung aswang. Ano naman yung aswang po, sir? Yung aswang na tao yun. Opo. Halimbawa, pag madilim na madilim. Opo. Lumalabas. At saka yung mga tao, nakatulog sila. Opo. Lumalabas yung aswang. Oh. Pero iba-iba yung mga aswang. May aswang na nagubad. Walang damit? Damit. May aswang na lumilipad. Opo. May aswang din na napupunutan ng ulo niya. Yun ang lumilipad yung ulo. Ang ulo lumilipad. Paano yung katawan niya naiwan? Naiwan yung katawan niya, pero yung mga kasama niya sa bahay, tulog ng tulog, walang makapagising. Ah, kasi yung aswang na yun, kumbaga, tao siya talaga na may mga kasamahan na mga tao din, pero ang lumilipad lang doon yung ulo. Oo, kasi doon nahuli yung aswang sa kurinti, na kurinti siya. Ah, sa mga wire. Oo. Tapos kinabukasan may nakakita na, uy, tingnan mo yung ulo na yun. Opo. Kinuha nila. Kinuha? Pag nakita nila, tao pala yun. Oh. Walang katawan. Opo. Aywan ko sa panahon na yun kasi yan, medyo na lumilit. Oo. Ay, ano na ngayon eh, marami nang makakakita sa kanya pagka palipad-lipad siya dyan. Oo. Kaya hindi na siguro siya nagpapakita kung lumilipad. Pwede pa, gagapang na lang siya. Pagulong-gulong na lang siya. Pero yung mga multo na yun. Yung multo, sir. Talagang hindi ka talaga sa paniniwala sa mga kapatiran natin Muslim, wala talaga yun, hindi talaga totoo yun. Wala talaga kasi ano, ang naririnig ko na minsan lumalakad. Opo, opo. Yun, opo. Pero parang pag linalabasan mo na hindi mo makikita. Opo. Wala kang nakikita. Nararamdaman mo lang. Opo. Parang anino lang daw, parang maputing ano. Ano tawag nun? Parang white lady. Ah, na yun. White lady. Opo. Yung babaeng nakadamit ng... Ito na lang po. Opo. Nakadamit ng sako ng harina. Kaya maputi. Salamat. Namin ng pasahero ko yung mga multo, mga aswang, kasi tinatanong ko sa kanila na kung naniwala ba ang mga Muslim ng mga multo, ng mga aswang,
yun ang nasalaysay sa akin ng aking pasahero. Alam mo naman mga kababayan ko, eh kung ano yung masasagap natin na kwento, at nakikita naman natin na may tinatawag na kasaysayan, o kaya may mga tinatawag na awareness, eh mag-ingat na lang tayo, huwag tayo lumabas sa gabi para hindi natin masalubong ang multo. Kasi ang multo daw hindi daw totoo ayon sa mga Muslim. Pag nagmulto na daw ang mga namamatay ayon sa paniniwala ng mga kapatiran natin mga Muslim, siya ay masamang tao talaga na nabubuhay sa ating mundo. Kaya yun ang nasalaysay sa akin ng pasahero ko. So don't forget to subscribe my channel, Bisukatang Vlogger, at huwag nyo kalimutan na i-click yung notification para every time na mayroon akong bago upload ng video, makikita nyo kaagad mga kababayan ko. Magandang gabi sa atin lahat dito sa ating bayan Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay at nagbibigay ng suporta sa aking YouTube channel, mga FW natin ng mga bayaning buhay, TikTok members at millennials group, mga security guard, driver, mga passenger ko, maraming maraming salamat sa inyo lahat mga kababayan ko. Topic natin, dahil November 1 ngayon, mga multo. Kung totoo ba, naniniwala ba ang mga Muslim sa multo at mga aswag? Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang.